Next natin, timing of withholding tax. Letter C, page number 4 pa rin po tayo. The obligation to deduct and withhold the tax arises at the time the income has become payable. Pakikita niyo po yung payable. Date payable or payable date. Dali tatlong dates to. Date of payment, date of payable, tsaka date of recording. Tatlo yun eh. Date of payment, date of payable, or date of recording sa books of accounts. Whichever comes first. Kung ano yung mauuna doon. Dati yun. Ngayon, iniba na. Effective January 2020 to 2024. Isa na lang siya. Date of payable. Ang payable, yung deadline. Deadline siya. Okay? Kaya nga lang, ang mahirap kasi diyan, mag-record ka sa books mo, di ba, ng purchases mo, na expenses mo, na utang, okay? Tapos withholding agent ka o required ka mag-withhold, at the time of the recording, hindi ka pa required mag-record ng withholding tax payable. So, ang entry mo ngayon, example, debit ka ng expenses, tapos credit yung accounts payable mo, tama? Example, meron siyang withholding tax. So, wala pa siyang withholding tax payable at the time of the recording kasi effective January 22, 2024, date of payable yung ating time of withholding. Tapos kapag due date na, even if hindi pa bayad kasi payable na nga siya, ang gagawin mo, mag-e-entry ka na naman. Debit ng additional accounts payable. Tapos credit ka ngayon ng withholding tax payable kasi mapabawasan yung utang mo sa kanila because of withholding tax. Tapos ito-transfer mo sa withholding tax kasi yan ang ibibigay mo sa BIR. Sa madaling salita, pag sinundan mo yung timing of withholding natin na bago, dalawa yung entries mo. First, to set up your recording of accrued expenses or accrued purchases. Yung hindi yung pabayad pero nakabili mo na siya, purchases na. Tapos at the time of the payable or the time of the demand, mag-set up ka ng separate entry to record, kasi nga timing of withholding yun eh, to record the withholding tax natin. So, dalawang entry. Timing of withholding kapag payable yung ating susundan. Ngayon, hindi pa namin nire-recommend yan kasi mahirap. Tapos, pag nirimit mo sa BIR, gagawin mo, debit withholding tax payable, credit cash, tama? Pag nag-remit ka yan sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, ang gagawin po natin dito, hindi po namin nire-recommend yung ating timing of withholding na bago na payable, date of payable. Ang gagawin po natin dito, at the time of recording, doon na lang kayo mag-record ng withholding tax payable. Isabay nyo na. Isabay nyo na yung withholding tax payable. So, pag-record nyo dito ng expenses nyo, purchases nyo, isabay nyo na rin yung withholding tax payable. Okay? Wala namang masama dyan kasi ang hindi naman yung pinagbabawal ng batas yung early. Ang pinagbabawal ng batas yung beyond the deadline. Tama? Pwede tayo mag-file and pay nating tax early. Pero pag nagbayad tayo o nag-file tayo ng tax beyond the deadline, yun yung may violation. So yung withholding tax natin early of timing of the withholding natin, kasi ginawa natin siya at the time of the recording, hindi siya against the law. In compliance siya sa law. Early siya or on. Early or on. Para hindi na kayo dito mag-spend ng time maglalagay ng due date ng recording or mag-set up ng calendar sa inyong cellphone, sa inyong laptop para lang makapag-comply sa timing ng withholding natin which is the date of payable. So, ang gagawin nyo, ito na lang siya, i-set up nyo na lang siya at the time of recording. Okay? Tapos, wala na to. Wala na yan. Ang gagawin nyo, pag nire-edit nyo, ganito na siya pag nire-edit nyo. One, at the time of the withholding, tapos at the time of remittance. Okay? Yun na lang. Para di na mapusisi pa yung ating recording.